nagawa ko ng tutorial kung paano gawin yung wading goggles. Yung goggles na yun, yun yung ginagamit natin sa swimming, sa usually sa amin sa probinsya, ginagamit namin yun sa paninisid or spear fishing. Yung mga wading goggles at kami lang yung gumagawa nun. Dini-DIY lang namin, hindi namin binibili or pinapagawa sa iba. So kami lang mismo yung gumagawa. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung tutorial kung paano siya gawin step by step. Sana po, kung balak nyo rin gumawa, after nyo mapanood itong video ko, I'm sure siguro, mas lalo nyo pang ma-upgrade yung kung ano yung ginawa ko, mas magaganda pa yung gagawin nyo compared dun sa ginawa ko. Alam ko naman na marami dito sa atin na mas magaling gumawa ng mga DIY, lalo na kapag kumpleto yung gamit. So sana po magkaroon kayo ng idea kung paano gawin yung DIY na wooden goggles. So stay tuned mga ka-trouble. Don't forget to like, comment, and subscribe. And of course, don't forget to hit the notification bell for more videos. At kung gusto nyo mga ka-trouble ng magpagawa kayo ng DIY sa akin, pwede rin kayo mag-comment sa baba. Comment lang kayo dyan. And then kung kaya kong gawin, try ko mga ka-trouble. Yun lang. Stay tuned mga ka-trouble. Ngayong araw, tuturuan ko kayo paano gumawa ng wooden goggles. Gamit ang ito, yung basurang kahoy. So sa probinsya, yung nagamit namin, yung tawag namin sa kahoy na yun is yung pag-uparit or madrinding kakao. Yun yung ginagamit namin kasi mas malambot siya. So since wala tayo sa probinsya, dito tayo sa Manila, wala tayong source ng kahoy na makukuhaan dito, ng mag-uparit or madrinding kakao na kahoy. So ang meron lang dito, ito yung basura na 2x2 na ito, anong klaseng kahoy ito, pero matibay din siya. So yung mga tools na kailangan natin sa paggawa ng wooden goggles, ito, nagare, flies, yung pambutas, then ito, barena, chilyo or knife. Huwag ko ang tawag dito sa maliit na chilyo na to. Tapos yun lang, may iba't ibang klaseng size ng pangbutas. Pero sa atin, isang size lang gagamitin natin. Tapos, ito, salamin, kailangan din natin to. So, yun lang. So, mag-start na tayo. So, yung unang-una na gagawin natin is, gagawa natin to ng canvas na magkukorte siyang goggles. So, drawingan muna natin. Nandito siya, mga katulawal. Drawing muna tayo. Sabay ikat natin. So ganyan na siya. So ikakat natin ito pag ganun. May nakalimutan pala akong ibang tools pa. So ito, kailangan natin ito parang pang slice natin sa kahoy. But itak yung gamit natin. Since wala akong itak, ito lang yung tools na meron ako. So ito na lang. Tapos martilyo. Tapos chisel for wood. So ito. Ngayon gagawin natin, bubutasan natin dito sa gitna, bubutasan natin dito. Gamit ito, tsaka yung barina. Katrobol, yung ginawa ko, inipit ko to bago ko siya barinahan. Since wala akong gamit na pang-ipit para mag-hold nitong kahoy na to. Kasi kapag hindi mo to inipit, bidarinahan mo, iikot siya, may tendency pa, masusugatan ka. Ganito siya, mga katrobol. Yeah.
na mga katrobol, nabutas na natin siya. So ngayon, ikukorte na natin siyang bilog. Mga katrobol, ito ngayon gawin natin. Lakihan natin yung butas niya. So gamit natin ito, yung kutsilyo. Kailangan matalas yung kutsilyo niyang ganito. Para kaya niyang ganito, parang ganyan. Yan, kailangan matalas. Kapag na ganito na kayo, kailangan maingat kayo kasi kapag nadulas tong kutsilyo na to, matutulad kayo sa akin. Ayan o, tingnan nyo. Tusok yan. Labas yung ano dyan, tutong. Inaabot yung tutong sa loob, mga katrobol. Buti na lang kunti lang yung dugo. Kaya ingat lang kayo pag naganito kayo. Natin. Ayan o. Saktong-sakto na sa akin. Ngayon gagawin ko dito, liliyahin. Gamit na. Liliyahin natin para kuminis. Natapos na natin liliyahin. Malinis na siya. Makintab na. Ngayon gagawin natin, guguhitan natin siya ngayon dito para sa salamin, tapos lalagyan ng uka. Ayan. So ingat lang din ulit sa paggawa nito kasi possible na madulas yung chilyo. Sugatan yung ano, tulad nito. Yan o. Sugat na naman, mga katrobol. Dami ko ng sugat. Yan, saan yun? Tulad nun. Tudulas siya. Ngayon, susukatan natin siya ng salamin. Lagyan natin ng salamin. Yan o. Pagkihitan natin siya. Lagyan natin siya ng mark kung saan tayo magkakat. Yan. Ngayon, gagawin natin mga katrobol, kakat natin to. Gamit itong lice. So, sa pagkat nito, bago pala tayo magkat, kunting paalala lang na kailangan, kapag nagkat tayo ng salamin, lalo na wala tayong special tools, kasi dito sa pagkat nito, kailangan may special tools ka eh. So, since ako wala, ito lang gamit ko. So, sa pagkat itong salamin, mga katrobol, unang-unang gawin natin, kailangan safety first muna tayo. Kailangan natin meron tayong salamin. So, kasi, kapag nagkat tayo, may tumatalsik na bubog. So, possible, yung bubog papasok sa mata natin kapag wala tayong protection sa mata. So, kung wala kang proper tools, ito lang talaga yung pinaka-option na gagamitin mo yung flies. Tsaka sa pag ano pala sa mga para sa mga bubo, kailangan may pangsahog kayo dito sa baba para ano, para iwas disgrasya din kasi possible maapakan din ng mga bata or di kaya tayo din. Kailangan mayroon tayong lagayan, hindi siya tatalsik sa sahig kasi masakit din to pag naapakan. Hindi lang siya masakit, baka maputol pa yung bubog dun sa paa mo, hindi mo makukuha, kailangan mo pa-operahan. So ganyan siya, bilugin lang natin hanggang sa makuha natin yung tamang sukat para dun sa pudding goggles natin. May salamin natin, bilog na siya, sakto na siya dito sa butas na ginawa natin.
ano, sakto-sakto. Hindi ko maluwag pa ako. Pero epoxy na lang yung kulang. So yun na yung gagawin natin ngayon. So by the way pala, ang salamin na ginamit ko dito ay yung salamin ng picture frame. So bumili ako ng picture frame, tapos binasag ko yung salamin niya. Insula akong pang cut. Yan. Ito na siya. Baka medyo manipis. Pero tingin ko durable naman. Ewan, nalagyan natin siya ng epoxy. Lagay na natin yung salamin. Ayan. So, dahan-dahan lang. Tapos, lagyan natin sa taas. Tapos na natin lagyan ng epoxy. Gawin natin ngayon, ibilad natin siya for 4 hours or 5 hours. Tapos kapag natuyo, saka natin liliyahin. Tapos after liliyahin, lagyan natin ng tali. So mag-aanap muna tayo kung anong tali ilalagay natin. Ating Odin goggles, o napinturahan ko na siya. And then nalagyan ko na rin siya ng tali. So ang tali na napili ko, ito yung para siyang nylon na ginawang spring, which is nag-extend siya or nag-expand siya. Ayan o. Actually, dapat gagawa ako ng sarili kong ganito or i-DIY ko siya. Kaso yung problema, nung naghanap ako ng nylon na ganito kalaki, eh yung hardware na pinuntahan ko, wala silang kasing size nito. Ang mayroon lang sila yung sobrang liit. So hindi siya pwedeng gawin na ganito. Kaya naisip ko, pumunta ako sa isang store na yung binibenta nila is lahat ay 10 piso lang. Kasi naalala ko, meron pala akong nakita na ganito doon sa kanila. So binalikan ko. So good thing eh, meron naman silang ganito. Kaya ito yung ginawa kong tali. So ito na yung finished product natin, mga katakobol. So ganyan na siya. May tali na. So ngayon gagawin natin, ititesting natin. So ayan na siya, mga ka-trouble. Hindi na tayo mag-swimming. So ito palang goggles na ito ay hindi ito para sa akin. Ito ay para sa anak ko. So sukat ito sa size ng mata niya. So hindi ito akma sa size ng mata ko. So kapag umuwi na kami ng probinsya, pag nag-swimming kami, ito na ipapagamit ko sa kanya. So yun lang po, mga ka-trouble. Sana nagustuhan niyo yung DIY video ko. DIY tutorial ko sa paggawa ng wooden goggles. Kung mayroon pa kayong ibang DIY na ipapagawa sa akin, just comment lang po kung ano yung mga DIY na gusto nyo ipagawa. At higit sa lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell for more videos. So yun lang, mga katrobol. Salamat! Bye-bye!